Oh, tingnan nyo yan. Palagay ko magugustuhan to ni Manang. Pag oras de peligro, ganito na lang ang mga pamalit nyo. So tikiman lang tayo konti. Tikiman lang. Pag ba tumitikim kayo, may kinakailangan ng kanin? Di ba hindi? Tuwang-tuwa na naman ang mga seniors. Kung mahilig talaga kayo sa isda at gulay, eh, you are in the right channel, mga kaibigan. Oh, tingnan nyo yan. 2-3 tablespoons cooking oil. Kalahati lang po itong sibuyas kasi malaking sibuyas na aking ginamit eh. 3 large tomatoes. Medyo may kalakihan. Ligisin nyo yung kamatis ng back of your sandok para lumabas po yung tubig. Di ba ang kamatis, matubig yan? Para masarap, doon natin nakukuha yung sabaw, yung lasa ng sabaw. Lutuin nyo ng maayos. Tagalan nyo, mga 3 minutes para talagang maluto ang inyong aromatics. After 3 minutes, let's add garlic. 5 cloves of garlic. Chop! Matisan nyo na. 2 tablespoons. Lagay nyo na rin itong chicken cubes. 1. Optional lang yun ha, para may lasa. Konting paminta. Kung gusto nyo ng kulay, annatto powder. At chwete po, konti lang. Ay, napadami. Juice ng 1/2 lemon, kahit kalamansi, para matanggal po yung lansa. Sabawan nyo na ng konti, 1 cup water. Hayaan nyo siyang kumulo. Then let's add, tapikin nyo ng konting asukal, konti lang. O, isasama na po natin itong salmon. Medyo may kamahalan itong gagamitin kong pink salmon. O, di gumamit po tayo ng ating regular na masarap naman, ang ating sardinas. Pwede rin ng tuna. O, yan tatlong yan, ha? Pag may budget, ito. Pag oras de peligro, ito. O kaya naman, tuna. Huwag nyo masyadong liligisin, ha? Lutuin po na natin ito sandali. Isabay na natin ang ating pipino. 2 medium-sized cucumber. Tanggalin natin ang buto. Alam niyo matubig po ang cucumber. Palagay ko, konting sabaw lang ilalagay natin. Ano? Madaling maluto ang pipino, so isabay na natin sa ating salmon. Kasi baka magkalerot-lerot yung salmon nyo kapag ka niluto nyo pa ng matagal. Hinahan nyo po ang apoy. Medium heat na. Takpan natin sandali. O, tignan natin, after 1 minute, medyo kumukulo na ng konti. Hilaw-hilaw pa yung konti yung pipino. Lutuin pa natin sandali, ha? Another minute. Total, 2 minutes. Ayaw nyong ma-overcook yung inyong pipino. Madaling maluto ang pipino, di po ba? O, isama na po natin to. Habang nagluluto tayo, ito po, nakita nyo. So, tanghon. Binabad ko na po sa mainit na tubig. 2 bungkus lang po ito. Ilalagay na natin, ha? Kasimpleng ulam, pero kasarap. Sibuyas na mura. Haluin lang natin sandali, ha? Takpan. 1 minute. Medium heat. Tapos ang laban. Ginisang pipino po na may kasamang salmon at maraming kamatis. Lagay lang po ako ng konti. Kasi ito yung ginawa ko eh. Masyadong marami kung titikman ko on cam. So tikiman lang tayo konti. Tikiman lang. Pag ba tumitikim kayo, may kinakailangan ng kanin? Di ba hindi? Nakadagdag yung lemon juice. Kasi nawala yung lansa. Wala akong luya eh. De lemon juice. Pipino. Alam nyo, para sa akin, parang mas masarap ang pipino kaysa sa upo. Kasi meron siyang bite eh. May kagat siya. Sarap. Sapa. Panalo. O paano mga kaibigan, sa susunod po ulit, si Ron Bilaro. Sana po yung nag-i-enjoy kayo sa mga ipinopost ko, ha. Ginagaling ako nga eh. At yung pong mga comments, keep it coming because I read it no matter how long they are. Mas gusto ko nga mahaba eh. Kukuha po ako sa inyo ng idea. It motivates me, it inspires me. Napapansin nyo ba? Paganda ng paganda ang ating content. Si Ron Bilaro po. Ginisang pipino po na may kasamang salmon at maraming kamatis.